So, natatandaan niyo kung ano yung lesson natin last time? Christ cleanses the temple. Yun. Christ cleanses the temple. At ikinonekta natin yun sa yung body natin is yung temple ng Holy Spirit, temple ng God. Kaya kinakailangan natin pag-ingatan yung ating katawan. Huwag natin siyang i-defile. At ikinonekta natin yon sa mga kinakain at iniinom natin, di ba? So, from there, ang magkakaroon tayo ng lesson, ang pamagat na nakikita niya is getting started with prophecy. No? Actually, yung lesson natin is siya din yung fundamental beliefs, pero iba lang yung approach niya, no? Kung napapansin niya. More on principles siya kaysa yung way natin na pinag-aaralan dati. So yung lesson natin ngayon is I will not think na hindi kayo familiar at inaasahan ko na para sa inyo ay review na lang ito. Diba? Kaya hindi natin masyadong pupuntahan yung detalye. Diba? Pero importante siya para maging matibay sa pagkakaintindi natin yung principles para sa mga future lessons natin, matatag yung pundasyon natin. Okay. So, ang sabi sa Revelations chapter 1, verse 3, "Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near." So, since binasa ko ito, isa siyang verse sa Revelation, alam naman natin yung Revelation is siya yung bandang huli ng Bible. Ang sinasabi dito is mahalaga na tayo ay babasa, makakarinig, at ikikip natin kung ano man yung nakasulat na nabasa at narinig natin. At tayo ay magiging blessed, no? Kasi ang sabi is for the time is near. Anong time is near? Anong malapit na? Ano sa tingin niyo sinasabi ditong time is near? And God is coming soon po. Yun, di ba? Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Lalo na pag tinignan niyo yung huling verse ng Revelation, banggit ko na sa inyo dati, ang structure ng book ng Revelation is para siyang pyramid, no? Na yung magkabilang yung simula sa kayong huli is actually partner sila. Habang papataas, partner hanggang dumating sa pinakatuktok tapos bababa uli siya. So yung banda pinakahuli ng ano ng Revelation, pag tinignan niyo, ang sabi ni John dun is come Jesus, di ba? So alam natin na ang pinag-uusapan dito is yung pagdating ni Jesus. So dahil mahalaga para sa ating mga na nabubuhay ngayon sa the time is near, nasa end na tayo, kailangan magkaroon tayo ng matibay na pundasyon pag magbabasa tayo ng prophecy. Kasi alam nyo naman, pag kahit sino bumasa ng isang verse sa Revelation, kahit ano pwede niyang ibigay na interpretation dito. Di ba? So kung meron kang 10 tao na walang alam sa nakasulat sa Bible, ipabasa mo yung isang verse sa Bible, sa Revelation, tanungin mo, ano sa tingin mo yung maintindihan mo dito? Pwede silang magbigay ng kahit na anong kahulugan na. Pero, nangangahulugan ba na kung ano yung sabihin nila is tama? At anong ibig natin sabihin? Paano tayo nakakasigurado na yung ating pagkakaintindi sa verse is tama? Diba? So, merong mga principles na kung susundin natin, maintindihan natin kung ano nakasulat sa prophecy. So, unang question natin, who alone truly knows the future? At pag sinabi kong future, hindi ito yung huhulaan mo kung anong weather bukas, o huhulaan mo kung sino mananalo sa finals ng NBA, o sino mananalo sa maglalaro sa basketball, o sino yung mananalo sa election. Hindi ito yung sinasabi ko kasi ano yan, mga hula lang talaga yan. Pag sinasabi kong who alone truly knows the future, 100% alam niya ko ano mangyayari sa future. Hindi lang bukas, hindi lang in the next year, hindi lang in the next 10 years, from start to finish. Diba? Ang nakasulat sa Exodus 25 verse 8,
tingin ko hindi ko na-update itong verse ko. Nga. Sige lang. Minsan kasi ginagamit ko yung previous slides. At minsan hindi ko siya na-update. So ang nakasulat sa Isaiah 46, verse 9 and 10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So ito yung tinatawag nating prerogative. Ibig sabihin, siya lang yung pwedeng magsalita ng ganito. At ang sinabi niya, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. So hindi ang pinag-uusapan natin Diyos-Diyosan, di ba? Ang pinag-uusapan natin, Diyos. At sabi niya, isa lang siya, walang iba. At ang katangian niya, walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. So according sa Bible, ang Diyos lang ang merong kakayahan na malaman ang hinaharap. Kasi alam niya yung simula hanggang sa huli. At ang sabi sa John 14 verse 29, si Jesus naman yung nagsasalita dito, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Tinanong ko na sa inyo dati na bakit kaya nagbigay ng prophecy sa Bible? Diba? Ano yung main purpose ng Panginoon? Bakit siya nagbigay ng prophecy sa Bible? Usually, ang sagot ng tao ay, oh, siyempre, para malaman natin kung ano yung mangyayari sa future. Which is totoo, di ba? Dahil sa prophecy, nalalaman natin yung mangyayari sa future. Pero alam niyo ba na karamihan ng prophecy, napapatunayan mo lang kung ano talaga yung ibig sabihin nun pag nangyari na siya. Ito yung tinatawag natin hindsight. Yeah. At ito, mapapatunayan natin dito sa sinabi ni Jesus sa John 14:29. Na sinabi niya, tingnan niyo, sinabi ko sa inyo bago siya nangyari. Para pag nangyari siya, maniwala kayo. So, maniwala tayo na ano? Na maniwala tayo na ang Biblia, ang yung mga prophecy na nakasulat sa Biblia galing sa Diyos. At ang Diyos lang ang nakakaalam ng mga bagay simula sa simula hanggang sa katapusan. Okay? So, hindi ito yung parabang pagalingan, ah, ako alam ko yung mangyayari sa katapusan, okay, alam ko kung ano mangyayari sa inaharap kasi natiintindihan ko yung prophecy. Hindi siya yung main purpose ng prophecy. Ang main purpose ng prophecy is para mas tumibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sinasabi niya, alam ko ang simula hanggang katapusan. So kung ano man yung sinasabi ko sa Bible, kasama na yung mga promises niya, mapagkakatiwalaan mo. So mas importante ito. Kasi pag matatag yung ating paninampalataya sa Diyos, kahit may dumating ng mga bagay na hindi natin naiintindihan 100%, papasok doon yung pananampalataya. So ito yung tinatawag natin pananampalataya. Kahit hindi 100% mo siyang naiintindihan, nagtitiwala ka sa Diyos niya. So kahit hindi mo alam, paano niya gagawin yung pinangako niya sa Bible? Paano niya ginawa yung mundo na ganito? O paano siya darating na makikita siya ng lahat? Diba? Pero dahil buo yung tiwala mo sa nakasulat sa Biblia, buo ang tiwala mo sa Diyos, hindi mo po problemahin mo. Okay? So ang sinasabi ko dito, mas importante na mas maging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos kesa yung magkaroon ka ng knowledge ano yung mangyayari in the future. Although importante siya, pero hindi siya kasing importante
na mas maging matibay yung ating pananampalataya sa Diyos. So, kung alam ng Diyos, okay, bago tayo pumunta sa next question natin, may nagtataas ng kamay siya. Sir Roland, iniisip ko po yung ano, yung nangyari kay Peter. Parang yun yung naging turning point sa kanya, no? Kasi pinurtured din ni Jesus na i-deny niya si Jesus ng 3 times, tapos yung magsasound yung rooster. Parang naging turning point siya kay Peter na nung na-realize niya na totoo yung sinabi ni Jesus, parang dun na siya nag-breakdown, diba? Tapos nagsisi. Oh, so magandang observation yan, ano? So actually, hindi lang si Peter. Nung sinasabi ni Jesus na siya ay mamamatay, di ba? Wala sa mga apostles niya na actually, hindi ko alam kung hindi nila naintindihan yun o ayaw nilang tanggapin. Di ba? Kasi iba yung expectation nila sa Messiah. Pero nung nangyari na siya, nung nagpakita sa kanila si Jesus at pinaliwanag, hindi ba sinabi ko sa inyo, ganito yung mangyayari. Nakita niya yung malaking pagbabago doon sa mga apostles saka sa mga mananampalataya. So, magandang observation yan, lalong-lalo na kay Peter. So, sana ganun din sa atin. Ano? Meron tayong pinag-uusapan na prophecy. Hindi pa siya natin siya naintindihan. Pero pag nakita natin na nangyari siya, di ba? Napatunayan natin. O, tama nga yung sinabi sa Bible. So, kung halimbawa merong 100 na bagay na sinabi sa Bible, tapos sabihin natin 90 doon, natupad na. Yung 10 is in the future pa. So, ibubus nun yung confidence natin, ha? Na kung yung 90 nagkatotoo, so yung 10 magkakatotoo din. Diba? So, lalong-lalo na pag sinabi ni Jesus na darating ako at kukunin ko kayo para isama ko kayo. Diba? So, alam natin, ginawa niya na dati yung mga pangako niya. Gagawin niya kung ano pa yung natitira sa pangako. Okay. So, thank you, Nels, dun sa observation mong yan. Yung iba sa inyo, merong observation tungkol dito? Okay, let's go to the next question. So, kung alam ng Diyos yung simula hanggang sa huli, so, meron ba siyang pinag-sharean itong information na ito? Sinasabi niya ba ito sa tao? Kung titignan natin yung nakasulat dito sa Amos chapter 3 verse 7, nakasulat dito, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. So malaki yung role, yung responsibility ng mga propeta. Kasi sila yung tinatawag nating mouthpiece ng Panginoon. So, sila sa kanila sinasabi ng Panginoon itong knowledge na to. At yung mga propeta, sila yung magsasabi sa mga tao. Ngayon, may mga cases na kahit yung mga propeta, hindi nila 100% naintindihan kung ano yung message na pinapasabi sa kanila. So, isang example diyan si Daniel, di ba? Ang dami niya mga importante mga message na ibinigay sa kanyang Panginoon. Mga visions, mga dreams. Pero kahit si Daniel mismo, hindi niya alam 100% kung ano yung mga yun. Ang alam niya lang, tinawag siya ng Panginoon para ibahagi yung message na yun. At naging faithful siya sa pagbabahagi ng message na yun. Okay. So, ang nakasulat dito sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21, familiar kayo dito. Sabi, "And so we have the prophetic word confirmed, which we do well to heed as light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your heart." Ang sabi niya sa verse 20, "Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation." So yung mga prophecy na nakasulat sa Bible, hindi yan private interpretation kahit ng mga propeta. Diba? Ang sabi sa verse 21, "For prophecy never came by the will of men, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit." So ang nag-i-initiate nito, yung Holy Spirit. Minumove, ginagamit niya yung mga holy men para bigyan niya ng visions, ng dreams, di ba? So yung sikreto ng Diyos, sinasabi niya sa propeta. At ito yung mga holy men of God na binibigyan niya ng
mga message na to. So, ganyan din isinulat yung Bible, di ba? Yung mga bagay na nakikita natin sa Bible, galing yan sa Holy Spirit. Ginawa niya is gumamit siya ng mga holy men para isulat kung ano yung nakikita natin sa Biblia ngayon. Kaya sinasabi natin yung Biblia ay ang author talaga niyan ang Diyos. Ginamit niya lang yung mga tao para isulat. Okay. At dito rin, dahil ang Diyos ang author nito, ibig sabihin, yung nakasulat sa Genesis at nakasulat sa Revelation at anything in between, magkakatugma sila, consistent sila. Hindi sila magko-contradict sa isa't isa. At ito yung tinatawag natin isang proof ng Biblia, although more than 40 people yung author niya. Pag sinabi kong author yung ginamit na magsulat nun, di ba? At yung history na makikita natin sa Bible is, when I say history is, kung kailan yung year na simula siyang sulatin, yung pinaka old na book hanggang doon sa pinakahuli, that is 1,500 years. So ano yung possibility na kung meron kang isang literature na ganito, na ang duration ng pagkakasulat niya is 1,500 years, tapos more than 40 people doon sa within the 1,050 years na ginamit, na yung isusulat nila is coherent. Ibig sabihin, magkakatugma sila. So isa lang yung possibility na mangyayari yan. Kasi yung talagang author niya, iisa lang ang Diyos. Okay? So ginamit ng Diyos ang propeta para ibahagi kung ano man yung nalalaman niya. Next, so which prophecies did Jesus mention by name? Merong specific na prophet na binanggit si Jesus. Ang sabi niya, yung mga prophecy na sinulat nitong propeta nito, kinakailangan maintindihan niya. At ito ay makikita natin sa Matthew 24. So ibig sabihin, mahalaga ito para sa mga tao na nabubuhay sa katapusan. Di ba? So, tayo. So, ang sabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 15, kaya, kapag nakita niyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Ayan. Special mention ni Jesus si Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Ito, pinag-aralan natin last time ito nung pinag-usapan natin yung out of the city, country living. Diba? So dito, ang sabi ni Jesus is, kinakailangan maintindihan niyo kung ano yung sinabi ni Propeta Daniel. Dahil may sinabi siya doon tungkol dito sa karumal-dumal na paglapastangan. Sa English nito is, ang lalim sa Tagalog. Sa English is, abomination of desolation. Sa English lang, malalim. So, ano nga ba yung sinulat ni Propeta Daniel? Na ang sabi is, kailangan natin maunawaan. Kasi, pag naunawaan natin yan, makikita natin yung signal. At yung signal na yan, ang sabi dito is, kapag nakita niyo yun, yung nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. So, alam natin yung primary application nito is nung destruction ng Jerusalem nung 70 AD. Pero alam din natin na pag binasa natin yung book ng Daniel, tumutukoy din ito sa huling panahon. So, obviously, yung 70 AD, hindi pa siya yung huling panahon. Ang huling panahon, yung panahon natin ngayon. Pag binasa natin yung Revelation chapter 10 verses 1 and 2. Ang lagi kasi nating ano sa mga nagtuturo sa Biblia, ang sabi yung book ng Daniel sa kabuk ng Revelation para magkapatid yan. So, mas matanda yung Daniel, mas bata yung Revelation kasi mas naunang sinulat yung Daniel. Pero pag binasa mo yung Revelation, nagbi-build siya on top kung ano yung nakasulat sa Revelation at pinapaliwanag niya. Okay? So yung nakalagay sa Revelation chapter 10 verse 1 and 2 ganito. I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud.
And a rainbow was on his head, and his face was like the sun, and his feet like pillars of fire. He had a little book open in his hand, and he set his right foot on the sea and his left foot on the land. So medyo malalim itong nakasulat na to sa Revelations chapter 10. Pag binasa natin yung buong chapter, makikita natin na yung angel may hawak siyang little book na bukas. At dati na pag-usapan natin, pag ang book makabukas, ano yung ibig nang sabihin para sa atin? Lalo na sa mga mahiling magbasa. Ano ang gagawin mo sa isang aklat na nakabukas? Isasalatan. Oh, wag niyo sabihin isasalatan. Susulat. Susulatan. Open for all. Basahin. Oh, ang libro ay binabasa, di ba? At, sabi ko na, sabi ko, wag niyo sabihin isasalatan. Kasi alam ko, sasabihin ito na. Kumain. So, dito sa Revelation, yung little book na yan, open na. Mamaya, pag tinignan natin sa Daniel, lalo na pag tinignan natin sa Daniel chapter 12, ang sabi kay Daniel, i-seal mo muna yung book. Isara mo siya. Kasi, yung nakasulat yan is para sa huling panahon. So, ito yung connection between Daniel sa Revelation. Napansin ko dati, pag ginag-uusapan yung Daniel sa Revelation, pag hindi natin binigyan ng time reference kung kailan nabuhay si Daniel, saka kung kailan nabuhay si John, hindi masyadong nakiklik sa isip ng tao kung ano yung ibig kong sabihin na nung panahon ni Daniel, ang sabi, isara mo. Pagdating sa Revelation, ibukas mo din. So, si Daniel, alam natin yung book ng Daniel isinulat ng mga 600 BC. So, that was 600 years before Christ. At si John, yung Revelation, isinulat niya mga 95 AD. So, meron silang pagitan ng mga 700 years. Okay? So, at alam natin na yung Revelation, panahon na siya ng Rome, di ba? So, tinuturo niya yung huling panahon. So, ang nakalagay dito, nung panahon ni Daniel, ang sabi kay Daniel, isara mo muna siya. Kasi para yan din sa panahon ng wakas. Pagdating dito sa Revelation, dito sa chapter 10, at pag, napag-aralan na natin yung Revelation dati, di ba? Alam natin yung sequence niya. Ay yung chapter 1 hanggang chapter 3, present doon sa time ni John. Pero from chapter 4, pataas, future galing sa reference ni John. So yung future ni John is present natin ngayon. So itong chapter 10, ang sabi kay John is nakabukas na yung book. At pag binasa mo yung bandang huli ng chapter 10, ang sabi ng angel kay John, John, kainin mo tong aklat na to. Di ba? Napaka-weird. Sabi dyan, kainin mo tong itong book na to. Kinain ni dyan yung book. At ang sabi ni dyan, nung nasa bibig niya pa lang, matamis. Di ba? Pero nung nilulun niya na, sour. Naging mapait. Di ba? Mapait? Sour. Sour ba? O bitter yung nakalagay? Sour. Mapait. Oh, yung meron ko kasi dito ng Google. Sorry. So, ang alam natin dun sa sinabing yun is, nung tinanggap ng mga tao yung balita na, uy, darating na si Jesus. Excited sila lahat. Alam natin yung nangyari nung late 17-something, 1790s hanggang 1843. Pero nung na-disappoint sila, at alam niyo naman yung experience ng disappointment, yun, sino na ba sa inyo yung nabigo? Yun? Meron na ba nabigo sa inyo? Pag-ibig. So, pag kayo ay nabigo, yun yung tinatawag natin bitter experience. Yun. So, nagkaroon ng bitter experience yung mga mananampalataya. Kasi yung inaasahan nilang parating na si Jesus,
hindi nangyari. Pero ang sabi dito sa bandang huli ng Revelation chapter 10, sabi kay Daniel, mag-prophesy ka. You have to prophesy again. Tingnan natin sa Revelation 10 para makita natin yung context. So, ito, sa Revelation chapter 10, verse 10, kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng kulot, ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. So, pagkatapos niya ma-experience yan, sinabi niya sa verse 11, at sinabi nila sa akin, kailangan muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan, mga bansa, at mga wika at mga hari. So, ito yung nangyari after nung bitter experience na yan. After nila ma-disappoint, ang sabi sa kanila is, huwag kang titigil dyan kasi meron kang bagong trabaho. Ang trabaho mo, kailangan muli. Pag sinabing kailangan muli, sa English again, ibig sabihin, ginawa mo na ito dati. At ang sinasabi sa'yo, gawin muli. At hindi lang uulitin mo, di ba? Kailangan muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan, mga bansa, at mga wika at mga hari. Ibig sabihin, magiging global ito. Kasi yung nangyari nung Great Awakening, yung bandang 1800, nangyayari lang yung sa Amerika. Pero ang sabi sa kanila, after ng disappointment, kinakailangan, gawin niyo yan sa maraming mga bayan, mga bansa, at mga wika at mga hari. So ito ang dahilan kung bakit ang simbahan natin strong tayo sa pag-preach, lalong-lalo na ng prophecy. Kasi itinuturing natin na tayo ang sinasabihan itong angel dito. Na experience ng church natin itong nakalagay sa Revelation chapter 10. Dito nanggaling ang Seventh-day Adventist Church. After ng great disappointment ng 1844, diba? Maraming na disappoint, pero may maraming tao ang nagpatuloy. Kasi naintindihan nila na kinakailangan muling magpahayag ng propesiya tungkol sa mga maraming mga bayan, mga bansa, mga wika, mga hari. So dapat kilalanin natin kung sa paano nagsimula yung church natin. Diba? Kaya ang tawag natin sa church natin is prophetic church. Ibig sabihin, makikita natin sa Biblia kung saan siya nanggaling. At isa sa mga pangunahin nating mission ay i-prophesy sa buong mundo, i-share yung prophecy tungkol sa pagdating ng Panginoon. Kaya pinag-aaralan natin ngayon yung basics ng prophecy. Kasi mahirap ipaliwanag yung prophecy, maliwanag i-share yung prophecy kung tayo mismo hindi natin alam kung ano yung fundamentals niya. Kung ano yung mahalagang mga bagay na maintindihan natin. Okay. So, ang sabi ni Jesus, mahalaga na maintindihan natin yung mga prophecy na sinabi ni Propeta Daniel. So, okay. So, ibig sabihin, parang tinuturo ni Jesus, pumunta ka sa book ni Daniel, intindihin mo kung ano yung sinabi niya. So, punta tayo ngayon sa book ni Daniel. Ang unang question, ito bang book ni Daniel? Para kanino isinulat ito? So ang best answer doon is, isinulat ito para sa sinumang babasa. Pero especially, para kanino isinulat ito? So Daniel chapter 12 verse 4, ang nakasulat, ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. So, natandaan niyo yung sinabi ko kanina? Sa English, yung tatakan is isil mo siya, di ba? Ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. So, ibig sabihin, kahit nung panahon ni Daniel, yung mga tao hindi nila masyado naintindihan ito. Na kahit si Daniel, nanghihingi siya ng malinaw na paliwanag kasi may mga parte siya na naintindihan. Pero may mga parte siya na hindi masyadong naintindihan. Diba? Actually, pag pumunta ka sa Daniel chapter 9, pagkakaintindi niya yung sinasabi ng angel sa kanila is
ay matatapos na yung ano, yung exile ng 70 years. Pero hindi niya naintindihan, iba palang time prophecy yung ibinibigay sa kanya. Mas mahaba pa doon yung ibinibigay sa kanya. Yung pala, yung ibinibigay sa kanya, yung sinusulat ni Daniel, ay para sa panahon ng wakas. Ang sabi, marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. So, dinidescribe dito, itong second half nitong verse na to, marami ang tatakbo ng paroot parito. Ibig sabihin, magiging mabilis ang galaw ng mga tao. Hindi ko alam, kailan ba na-invento ang kotse? Di ba? Kailan na-invento yung aeroplano? Halimbawa, si Magellan, noong mga 1521, di ba? Gano'ng katagal bago siya nakarating mula sa Espanya hanggang Pilipinas? Buwan ba? Di ba? Inabot na siya ng taon? Ngayon, kung ang tao pupunta mula Pilipinas, pupunta ng Europe, gano'ng katagal kung sasakay siya ng aeroplano? So, 10 to 12 hours, di ba? Kung non-stop. So, sinasabi dito, yung panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Pag tinanong mo yung mga scientists, yung mga knowledge na meron tayo ngayon, na-accumulate lang yan in the last 50 to 100 years. So, kung iintindihin natin kung ano ibig sabihin nitong maraming tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago, pwede natin sabihin na yung scientific knowledge is talagang lalago itong panahon ng wakas. Pero hindi lang siya yung ibig sabihin itong huling verse na to. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaalaman sa salita ng Diyos. Diba? So pwede rin, ang ibig sabihin ng kaalaman ay lalago, ang kaalaman sa salita ng Diyos ay lalago. So, mapapansin nyo na yung mga great reformers natin, di ba? Maraming katotohanan yung na-rediscover nila simula lang nung magkaroon ng reformation. So, ang pinag-uusapan nito is yung from 1500 pataas, di ba? Compare mo to dun sa mga naunang 1,500 years. So, yung nakasulat sa libro ni Daniel para sa panahon ng wakas. So, napaliwanag ko na kanina na yung libro ni Daniel, ang sabi, isara mo muna, isil mo muna siya. Pero, pagdating sa Revelation chapter 10 kanina, nung hawak-hawak na ng angel, nakabukas na siya. Ngayon, tatanungin niyo, Roland, paano mo naman nalaman na yung libro na nasa panahon ni Daniel, siya din yung aklat na nasa kamay ng angel sa Revelation? Masasagot lang natin yun pag pinag-aralan natin yung mga prophecy na nakasulat sa Daniel sa nakasulat sa Revelation. At marami sa inyo, di ba, kasama natin na pinag-aralan yung Daniel sa Revelation before. So alam nyo kung gaano ka closely connected yung Daniel sa Revelation. Kaya masasabi natin na yung prophecy na nakalagay doon, actually, ay magkarugtong. Pag binasa natin yung Revelation chapter 8, verse 17, halimbawa, ito yung nakasulat. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell on my face. But he said to me, understand, son of man, that the vision refers to the time of the end. So ito pa yung isang proof na yung aklat na yun is pareho. Kasi yung aklat ni Daniel para sa panahon ng wakas, yung sa Revelation, refers to the time of the end. Diba? So nakalagay din sa verse 9 ng chapter 12 ng Daniel, and he said, go your way, Daniel, for the wars are closed up and sealed till the time of the end. So mukhang ine-emphasize talaga doon sa book ng Daniel na Daniel, isara mo muna siya kasi para yan sa panahon ng wakas. Okay.
So, punta tayo dun sa, okay, nakuha na natin, mahalaga yung nakasulat sa book na din niya. Pero ano ba yung nakasulat sa book na din niya? At ano yung best way para maintindihan natin kung ano yung nakasulat sa din niya? Pwede ba ako magsimula sa Daniel chapter 12, tapos balik ako sa Daniel chapter 1, o kaya sa gitna agad? So, ano yung pinakamabisang paraan para maintindihan siya? So, umpisa, basahin. Yon. So, para kang pumapasok sa school, dahil ayaw mong dumaan sa grade 1, pumunta ka agad sa grade 6. Pagdating sa grade 6, nagtuturo sila ng algebra, magre-reklamo ko doon sa teacher, ma'am, hindi pa namin na natutunan yan. So, ano yung problema? Problema ba dahil hindi marunong magturo yung teacher o kaya mali yung book na ginagamit niya? So, ang problema is tumalun ka, di ba? So, pagpag-aaralan natin ng libro ni Daniel, magsimula tayo dun sa pinakaunang prophecy na ibinigay sa kanya. Kasi ito yung magiging fundamental, fundasyon natin para maintindihan natin yung mga susunod na ibinigay sa kanya. So, familiar kayo sa Daniel chapter 2, kaya ang pag-aaralan lang natin dito, yung mga nakapaligid na information dito sa Daniel chapter 2. Unang question, ano ba yung pangyayari na naging dahilan para magkaroon ng first prophecy itong si Daniel? Ano yung pangyayari? So, familiar kayo dito sa istorya na to. Sa Daniel chapter 2, ito yung nakasulat. Sa ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi na siya nakatulog. Minsan nangyayari sa atin yan, nagkakaroon tayo ng panaginip, alam mo, parang importante yung panaginip ko pero hindi mo na siya maalala. Dahil sa kaiisip mo, hindi ka na makatulog. Eh? So itinuloy pa, nang magkagayoy, ipinag-utos ng hari na tawagin ang mga salamangkero, mga engkantador, mga manghuhula, mga kaldeo, upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya't sila'y dumating at humarap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa paghanais na maunawa ng panaginip. So ito yung circumstances kung paano nagsimula yung unang prophecy ni Daniel. Nagsimula sa panaginip ng hari. At itong hari na to, hindi ito Christian. Okay? Isa itong pagan king. Isang pagan king na ginamit ng panahon ng Panginoon para isagawa yung plano ng Panginoon. Diba? Ano yung pinagawa ng Panginoon kay King Nebuchadnezzar? Naalala niyo kung ano yung pinagawa sa kanya? Na ginawa niya naman, although hindi niya sigurado na ang Panginoon pala ang may pagawa sa akin ito. Well, ito ba yung time na kumain siya ng damo? Ito yung hari na kumain ng damo, no? Nung pagdating natin sa Daniel chapter 4. Pero before pa dito sa book ng Daniel, ang ginawa ni Nebuchadnezzar, di ba, sinapok niya yung Israel, Jerusalem. Pinuntahan niya, sinapok niya ng 3 beses. At yung pangatlo, talagang sinira niya pati yung temple. At yung mga tao sa Israel, dinala niya, from Israel, dinala niya sa Babylon. At kung natatandaan niyo sa Sabbath School, di ba, pinag-aralan natin yung aklat ng Isaiah. At nabasa rin natin sa aklat ng Jeremiah na dahil sa tigas ng ulo ng bayan ng Israel, ang sabi ng Diyos sa kanila, yung aking tagapaglingkod na si Nebuchadnezzar, magpasakop kayo sa kanya. So, yun sinabi ng Diyos sa kanila. Sinabi is, huwag kayong lumaban kay Nebuchadnezzar.
Kasi ginagamit ko si Nebuchadnezzar para isagawa kung ano yung plano ko sa inyo. Kasi nga, naging matigas ang ulo ng mga bayan ng Israel. Ang paraan ng Diyos para ibalik sila sa dapat nilang lakaran na daan is ma-extend sila ng 70 years sa Babylon. So, ginamit ng Diyos itong si Nebuchadnezzar. Pero makikita natin dito, hindi naiintindihan ni Nebuchadnezzar yun. Kahit yung panaginip na binigay sa kanya. So, tinawag niya yung mga wise men niya, wala makapagpaliwanag sa kanya, hanggang nagalit siya, di ba? At gusto niya ipapatay lahat. At dito na, nagkaroon ng opportunity si Daniel na ipaliwanag sa hari kung anong panaginip niya. So, ang nakalagay dito sa Daniel 2:27, si Daniel ay sumagot sa hari, walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hinihingi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinalam sa haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay mga ito. So pinapaliwanag ni Daniel kay Nebuchadnezzar, merong nakakaalam ng panaginip mo. At merong nakakaalam kung anong ibig sabihin nito. So kung tatanungin ko kayo, sino ang nagbigay ng paliwanag ng panaginip ni Nebuchadnezzar? Daniel. Daniel. Okay. Ha? So kahit si Daniel, sinabi niya sa hari, hindi ko alam ito, di ba? Pero merong merong Diyos sa langit na nakakaalam na maghahayag nito, hiwaga na ito. So di ba nabasa natin kanina, sino lang yung nakakaalam ng simula hanggang sa wakas? Panginoon. Hindi si Daniel, di ba? Ang ginawa lang ng Diyos, isinira niya yung sekreto niya kay Daniel. So nakikita niyo kung gaano ka-consistent yung Biblia. Na pag sinabi niya na ang Diyos na nakakaalam ng simula hanggang sa katapusan, at yung sekreto niya, sinasabi niya sa mga propeta, at yung mga propeta siya ang sasabi sa mga tao. So ito yung ginawa ni Daniel dito. Kaya nga sa Daniel chapter 2 verse 19, ang sabi ni Daniel, at ang hiwaga ay inihiyag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. So last time ba yan? Yung quiz natin? So kung paano binabahagi ng Diyos ang kanyang mga sikreto sa so, dreams and vision. So ang sabi dito sa Daniel 2 verse 19, ipinahayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi na magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. So kung meron tayong dapat gayahin na attitude, yung attitude ni Daniel, ano? So kahit tipong parang kung titignan mo sa tao is parang may special gift siya, di ba? Pero niminsan hindi kinuha ni Daniel yung credit, no? Lagi niyang sinasabi na ang Diyos sa langit na nagpahayag nito. Isa lang siyang tagapagsalita ng Diyos. Okay? So, alam natin kung ano yung naging panaginip. Sa panaginipan ng hari, ang isang estatwa. At yung estatwa, merong ulong ginto, merong silver na katawan, merong bronze na tiyan at bewang, di ba? At bakal na hita hanggang binti. Pero yung mga paa niya, magkahalong duad at bakal. At alam ko, pamilya na kayo dito sa story na to. Pero doon sa pangitain ng hari, nakita niya na merong bato na bigla na lang lumabas na hindi daw tao ang nag-cut. Ibig sabihin, bigla na lang siya lumabas galing sa itaas, tumama sa paanong estatwa. At yung estatwa, nasira. Itong statue na to, nasira. At alam natin yung paliwanag yan. Pag binasa kasi natin yung, ano, yung buong chapter 2 ng Daniel, pinaliwanag naman ni Daniel kung ano yung paliwanag nito, di ba?
na yung head is sinibukan niya sa gold, di ba? Babylon yan. Sumunod, may susunod na mga kaharian, yung Medo-Persia, yung Greece, yung Rome, at yung mga paa na merong 10 daliri na magkakahalo ng materials, bakal sa kaluan. Ang sabi natin dyan, yun yung divided nations ng Europe. At yung bato na dumating, na sumira doon sa estatwa, ang sabi natin yan is si Jesus na darating na establish niya yung kingdom niya sa mundo. Kasi yung rock na yun naging mountain. At patuloy yung mountain magpakailan man. Ibig sabihin, naging permanent na na-kingdom yung mountain. Hindi siya katulad ng mga naunang kingdom na isa-isang nawawala. At naman ng huli, masira na talaga. Okay? So, yan yung buong panaginip sa kayong paliwanag. Diba? Pero, tignan natin, binigyan natin ng mabilisang paliwanag yung dreams ni Daniel. Gusto ko lang itanong, meron ba sa inyo na hindi masyadong maliwanag yung pagkakaintindi dun sa panaginip nung hari sa Daniel chapter 2 sa kanyang paliwanag doon? O simula pa lang nung elementary kaya naririnig niya na siya. Maliwanag sa inyo yung Daniel chapter 2? Okay? So, pag maliwanag, so hindi na natin siya titignan ng detalye, pupunta na tayo dito sa principles. Okay? So, what are two vital principles to interpret correctly Daniel and Revelation? So, dalawang principles. Unang-una, these prophecies are given in symbols. Dito pa lang sa chapter 2, nakita na natin ano yung mga symbols na ginamit. Pwede kayo magbigay ng mga symbols na ginamit dito sa prophecy sa Daniel chapter 2? Yung statue. Yung estatwa, okay. Ano yung special dito sa estatwa na to? Nire-represent na yung mga countries, yung mga kingdom na na-fall. Yun yung ano, yun yung interpretation ng symbols, di ba? Pero yung statue, gawa siya sa mga iba-ibang metal. Di ba? Yun yung mga symbols dito. Iba-iba yung metal na ginamit sa kanya from head to toe. So may sequence siya. Okay? Tapos meron ding bukod doon sa metal, ano pa yung ibang symbols na ginamit na? Bronze, silver. Ah, yung alin? Ang bronze. Yung bronze? Yung bronze. Ah, anong alin? The rock. Yung rock, di ba? Yung bato na tumama doon sa estatwa. Okay? So, ito yung mga symbols. Yung metal, saka yung rock. Di ba? So, ang unang principle, yung prophecies are given in symbols. So, wag natin siyang basahin as literal. Kasi pag binasa mo siya na literal, maghahanap ka ngayon ng statue na iba-ibang metal yung gawa. At sasabihin mo, pag nakakita ka ng ganong estatwa, oh, yan yung prophecy ni Daniel. So, wala ka makikita ng ganon. Unang principle yan. Pangalawa, the symbols are interpreted by the Bible itself. So, hindi natin kinakailangan manghula. Kasi yung Bible mismo ang magsasabi sa atin kung ano yung ibig sabihin ng symbol. So, maliwanag tayo dito sa dalawang principles na ito. May question si Bong. I don't understand. There you go.
Hello, narinig po ako. Ah, narinig ka bang? Okay. Bakit po kaya symbols yung ginamit, hindi na lang direktang? I-explain yung kung ano talaga yung meaning or bakit kaya symbolic ang ginagamit? Bakit symbol yung ibinigay? Okay. So, merong isang principle sa interpretation ng o sa pagbibigay ng prophecy sa Bible na ibinibigay ng Diyos ang isang message na bagay dun sa taong bibigyan niya. So, ano yung ibig sabihin na? Itong si Nebuchadnezzar, alam natin isa siyang pagan king. At alam natin bilang isang pagan king, nag-worship siya ng mga idol. At yung mga idol nila is, meron siyang gumagamit sila ng mga ganito, mga statue. Diba? So, nung ibinigay sa kanya, sa panaginip niya, yung statue, para kay Nebuchadnezzar, alam niya agad kung ano yung ibig sabihin ng statue. Yung statue ay isang bagay na object ng worship para sa kanila. So, isa yun sa dahilan. Pangalawa, iniisip ko, sa papaanong ibang paraan na vision na ibibigay ng Panginoon para ipaliwanag na itong ibibigay niyang message is history mula sa panahon ng Babylon hanggang dumating yung second coming. Kung halimbawa, ipinakita kayo ni Nebuchadnezzar yung second coming. Alam mo yung usually yung picture na nakikita natin na si Jesus nasa gitna, maraming angels, di ba? Tapos mong gagaling sa langit. Ano sa tingin mo yung ano kayang paliwanag ang gagawin doon niya nung angel kay Daniel para may paliwanag niya sa hari? Hindi ba siya magiging parang mas komplikado? So, paano mo halimbawa ipapakita kay Nebuchadnezzar yung Rome? Di ba? Na hindi symbol. Ipapakita mo yung kaharian ng Rome. Eh, nung panahon na yun is wala pang Rome. So, nung una rin is lagi ko siyang tanong. Ha? So, naalala niyo nung pinag-aralan natin last time yung parables, bakit si Jesus is sa parables siya nagtuturo. Yung parables yung ginagamit niya para magturo. So, isa sa dahilan na ibinigay natin is ang tao, kung interesado talaga siyang malaman yung katotohanan, is mag-search talaga siya ng katotohanan. At ang pangako sa atin is, kung sino man yung mag-search sa Panginoon with all their heart, matatagpuan yung Panginoon. So, i-equate natin yun sa katotohanan. Eh? So, ang taong nagaharap ng katotohanan, pag meron siyang narinig na hindi niya naintindihan, isa-search niya palalo para maintindihan niya katotohanan. So, isa pa yun sa nakikita kong dahilan. Yeah. Na, okay, bakit hindi nilang sabihin ng diretsa? Nung nag-aaral tayo sa Sabbath school natin, ipinaluwalag ng Diyos nung yung nag-rebelde si Miriam saka si Aaron. Nagalit sila kay Moses kasi naiinggit sila. Bakit si Moses parang siya lang yung nag-lead? Hindi ba sila din kinakausap ng Diyos?
ang sabi ng Diyos sa kanila is, sa mga propeta, kinakausap ko sila sa pamamagitan ng dreams and visions. Pero hindi pagdating kay Moses. Kasi kay Moses, straight niyang sinasabi. Hindi sa dark sayings. So it seems, ang appointed way ng Panginoon kung paano niya i-share yung secret niya sa mga propeta, sa ordinaryong propeta, isa po magitan ng dark sayings. Ibig sabihin, sa mga symbols na kinakailangan talaga sa liksitin mo para maintindihan mo siya. Exception lang si Moses, na pag kinakausap si Moses, sinasabi sa kanya ng diretso. Ngayon, tatanungin mo, bakit special si Moses? So, ang makikita lang natin sa Bible is, ang sabi kasi ng Diyos is, wala kang makikita sa balat ng mundo na katulad ni Moses. Din. So, mukhang iba talaga yung favor na nakita ng Diyos kay Moses. Pero sa atin, yun yung piniling paraan ng Diyos para i-share yung secret niya sa mamamagitan ng symbols. So kanina, sinabi ko, kung pinakita kaya kay Nabucodonosor yung kaharian ng Rome, di ba? O kaharian ng Greece, o kaya yung second coming ni Jesus, maiintindihan niya kaya yan? Or, mas maiintindihan niya kung gagamitan mo siya ng symbols na katulad nito, statue. Na pag nakita niya ang statue, alam niya ang gagawin sa statue is i-worship. At nakita niya na kung titignan mo mula ulo hanggang paa, nagbabago siya, di ba? At least, abstract thinking, magkakaroon ka ng idea na iba yung ulo, iba yung katawan, iba yung bewang, iba yung paa. Kahit hindi mo maintindihan talaga in detalye na yan pala is kaharian ng Greece. Kasi nung panahon nila, wala pang Greece, di ba? Nung panahon nila, wala pang Rome. So, ang pwede lang sabihin ni Daniel sa paliwanag, merong mga kaharian na darating. So, in what way na pinaka-best mo siyang may papaliwanag? So, naniniwala ako na yung piniling paraan ng Diyos, yun yung best way para ipaliwanag. So, kung halimbawa, ikaw yung tatanungin ko, Bong. Kung bibigyan ka ng choice, ilagay mo yung sarili mo sa shoes ni Nebuchadnezzar. Sa papaanong, ano yung dream na pwedeng ipakita sa ilang Diyos na maintindihan mo siya? Actually, sa in-explain niyo po, mas naging na-broaden po yung mind ko, no? Kasi inisip ko nga, tama nga naman po na parang binibigay ng Panginoon yung revelation sa kung paano lang yung ma-acquire ng mind mo. Kasi parang inisip ko po kagaya po nung kung paano natin minsan tinitake yung mga prophecy na literal nating kinokorrelate sa panahon natin. Ina-adapt natin sa panahon natin kaya minsan na parang namamali tayo. For example, yung ano po, yung sa country living, yung mga ganun ba, minsan literal natin tinitake na ganun. Kaya dahil nire-relate natin sa kung ano yung meron tayo sa panahon na to, pero hindi natin naiisip. Kumbaga, kung isipin natin, mas malawak yung knowledge ng Panginoon. Alam niya kung ano yung sa future. Saka inisip ko, baka iba talaga yung meron sa future regarding sa kung ano man yung ano yung iniisip ko rin kung halimbawa ang pinakitaan si ano si Nebuchadnezzar ng ano ng missile. Okay, yung nuclear bomb na sumabog. O kahit eroplano. O kaya pinakitaan siya ng cellphone. Iniisip ko, paano kaya maintindihan mo niya ano, yung Nebuchadnezzar? Mm. At paano ipapaliwanag ni Daniel? Bibigyan ba niya ng lesson sa tungkol sa radio wave frequency, di ba? Kung paano gumagana yung cellphone, o kaya bibigyan siya ng lesson sa nuclear physics para maintindihan kung ano yung atomic bomb. Mm.
So, isa pa yun pala sa principles na, although hindi ito sinama dito kasi medyo mas advanced principles siya, na binabagay ng Diyos yung message doon sa panahon, doon sa, kahit doon sa personality ng taong pagbibigyan niya. So, dito sa chapter 2, makita natin yung ginamit na symbol kay Nebuchadnezzar is idol, di ba? Statue. Pero pagdating natin sa chapter 7 ng Daniel, ang ibinigay na na symbol kay Daniel ay mga animals, mga beast, dagat, di ba? At dito makikita natin kasi ang background ni Daniel is alam niya yung scripture, alam niya tungkol sa creation, kaya yun yung ibinigay sa kanya. Mga symbols. Okay? So, hindi siya perfect ang sagot, pero sa tingin ko, sa ngayon yun yung best na pwede kong ipaliwanag, Bong. Tapos, salamat po. Mas na-broaden yung mind ko. Okay. Yeah. Kanina nagtaas ng kamay si Ana, Ate Janet. Yeah, napaisip lang din ako doon sa question ni Bong. Kasi yung times na Nebuchadnezzar, no? Pero naisip ko rin, miski naman ngayon, yung siyempre tayo yung sa panahon natin, pinipilit din natin unawain yung lesson na yun, di ba? Naisip ko ano yung the best thing din na para tayo ngayon yung present people, maunawaan natin kung paano siya the best thing na illustrate. Wala rin ako maisip na ibang way eh. Di ba? Kasi miski ngayon nakaka-relate din tayo kahit na yung sinauna yung pagpapaliwanag, yung ipinakitang symbols. Pero mas nakaka-relate tayo. Inisip ko, ano nga kayang parang modern way o present way na pwedeng i-illustrate sa atin para tayo, kasi ngayon, ini-interpret natin yung nangyari nung araw, di ba? Parang kung titignan mo, applicable siya kahit hanggang ngayon eh. Na sabi mo nga kanina, di ba? Kung pakitaan siya ng mga present thing na nangyari ngayon, hindi makaka-relate. Pero tayo na nangyari ngayon, nare-relate pa rin natin kahit very kumbaga ancient yung ginamit ng mga symbols ng araw, nakaka-relate until sa present eh, di ba? Parang applicable siya hanggang ngayon sa atin. Oh. Lalo na pag ano tinignan natin na halimbawa gold, di ba? At yung kaharian ng Babylon, pag tinignan mo yung kaharian nila is talagang bumabaha ng gold, di ba? Yung mga materials na ginagamit nila sa buildings nila, maraming gold. Kahit yung estatwa nga nung god nila is gawa sa pure gold. So parang yun yung dominant na metal na ginagamit ng kaharian ng Babylon, gold. So makaka-identify ka, ito yung ginamit na metal para sa kanila. Ganun din pagdating sa Greece, halimbawa, di ba? Kasi yung Greek army, sila yung nag-invento ng yung mga armor nila, yung mga weapon nila is gawa sa bronze. Diba? So, madali mong ma-identify, kaya ito yung metal na ginamit sa kanila. Pagdating sa Rome, ganun din. Kasi ang Rome naman, mas matigas yung metal na ginamit nila sa mga weapon nila. Bakal. Diba? So, dito makikita natin, alam ng Diyos kung anong symbol yung gagamitin para kahit nung panahon ni Nebuchadnezzar, panahon natin ngayon, maibibikit pa rin natin yung symbol na ginamit na yun sa history. Nagtaas ng kamay si Pema. Elder Roland, ito ba yung Babylon? Ito ba yung yung ngayon yung Iraq? Iraq ba yun? Yung Babylon? Yung Babylon is pag tinignan mo kung location-wise, nasa pagitan siya ng Iraq sa kanang Turkey. So hindi siya yung buong Iraq, di ba? So portion lang yung city ng Babylon, ha? Kasi yung empire ng Babylon malaki 'yun. So yung ilang country ngayon sa Middle East, parte siya ng empire ng Babylon. Pero yung capital ng empire ng Babylon, yung city ng Babylon, yun yung nasa pagitan ng Iraq sa kanang Turkey. So hindi siya yung buong bansa ng ng Iraq. Okay, thank you po. Okay, so nakuha niyo itong dalawang principles na to?
Una, yung prophecies are given in symbols. Pangalawa, yung symbols are interpreted by the Bible itself. So, ang maganda pa nito, itong unang prophecy na ibinigay kay Daniel, kasi siya yung magiging foundation, dinalian talaga ng Panginoon kung paano natin maiintindihan ito. So, anong ibig ko sabihin? So, halimbawa, gusto nating malaman kung ano ibig sabihin ng gold. Pag pumunta tayo dito sa verse 36 hanggang 37, ito yung nakasulat. Ito ang panaginip. Ngayon aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito. Hindi ba? Napakasimple. Pasabihin sa iyo yung panaginip, tapos ang Diyos din ang magsasabi sa iyo kung ano ang ibig sabihin nun. So, walang dahilan para manghula tayo dito. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan, at ng kaluwalhatian. Kausap ni Daniel si Nebuchadnezzar. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao o ang mga hayop sa parang o ang mga ibon sa himpapawid ay ibinigay niya sa mga ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong dito. So, malinaw ba yan? So, ikaw si Nebuchadnezzar? Sabi ni Daniel, ikaw ang ulong dito. So, ganyan ka kaliwanag magsalita ang Diyos. So, si Nebuchadnezzar nire-represent niya yung Babylon. So, sa prophecy, yung king sa kingdom o interchangeably ginagamit niya sa prophecy. Pero ang ibig sabihin niya isa lang, no? So, yung ulong ginto, si Nebuchadnezzar. Next, ano yung silver, bronze, saka iron? Pinaliwanag din. Verse 39, pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. So, dito makikita mo kung gaano yung wisdom ng Panginoon. Sabi niya, mas mababa sa iyo. Ulo, mas mababa sa ulo, yung katawan, di ba? So, hindi lang yon. Pag alam natin na ginto, silver, pag kinumpare mo in terms of value, mas higher yung value ng ginto kaysa sa silver, di ba? In terms of value, mas mataas yung ginto. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay kung sino ang mas matigas, yung silver mas matigas kaysa sa gold. At yung tanso, mas matigas kaysa sa silver, di ba? So, yun yung dahilan kung bakit natatalo ng mga susunod na kingdom yung nauna. So, ang sabi dito, pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo at mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. At magkakaroon ng ikaapat na kaharian, kasintibay ng bakal. Sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay, at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. So, pinaliwanag ni Daniel yung sumunod na mga kaharian in a very generic sense, no? Kasi kung sasabihin mo kay Nebuchadnezzar, ay susunod na kaharian sa iyo, Media Persia, eh nung panahon niya yung Media Persia is hindi pa superpower. Actually, magkahiwalay pa nga yung Media sa Persia. Yung Media, siyempre, mas malakas kaysa sa Persia. Eh lalo na kung sasabihin mo sa kanya, ay susunod doon, Greece. Eh yung Greece, hindi pa kilala. Di ba? Eh lalo na kung sasabihin mo Rome. Di ba? Halos hindi pa lumalabas sa dictionary nila kung ano yung Rome. Kaya ibinigay lang sa kanya yung general interpretation na may mga kaharian na susunod. At pag sinabing susunod, hindi naman pwedeng sabay silang namumuno. Di ba? So pag sinabing susunod, yung susunod na kaharian, i-conquer. Sasakupin yung naunang kaharian. Ngayon, pag binasa natin yung ibang chapter ng ano ng Daniel, halimbawa sa Daniel chapter 5, 28, ito, mas malinaw. Ang sabi sa Daniel 5, 28, alam niyo yung nagsulat na daliri sa wall? Okay? So, pinaliwanag ni Daniel kung ano ibig sabihin nun, yung pinakahuling word na ginamit, Peres. Ang ibig daw sabihin nun, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians.
So dito sa chapter 5, in-identify ni Daniel kung sino yung silver na kingdom. At ang sinabi niya, Medes and Persians. So Daniel 5:28. Pag pumunta naman tayo sa Daniel 8:20-21, ang nakasulat, the ram which you saw having two horns, they are the kings of Media and Persia. So, inulit lang. And the male goat is the kingdom of Greece. Diba? Kaya ang sabi ko kanina, yung Biblia ang magpapaliwanag kung ano yung symbol. At makikita natin, timing-wise, isinasabi yung pangalan ng kaharian pag malapit na siyang mangyari. Ibig sabihin kasi is, lumalabas na siguro sa mga balibalita doon na, uy, lumalakas na yung kaharian ng ano ng Median Persia. So pag sinabi mo doon sa hari ng ano ng Babylon, maintindihan niya. Ah, okay, Median Persia. Ito yung kapitbahay namin na nagsisimulang lumakas, di ba? So maintindihan niya na kung ano yung sinasabi ni Daniel. Kanina tinignan natin yung Daniel chapter 2. Pag tinignan natin yung Daniel chapter 7, kasi ang sabi ko kanina, pundasyon, yung Daniel chapter 2, di ba? Yung Daniel chapter 7, si Daniel naman yung nanaginip. At hindi statue yung ginamit na symbol sa kanya. Ang ginamit na symbol sa kanya, mga hayop, mga beast, di ba? So, ang sabi is, nakakita siya ng mga beast, mga halimaw, na galing sa dagat. Yung una, leon na may pakpak. Yung pangalawa, oso, di ba? Na mayroong kagat-kagat na buto. Yung pangatlo, leopardo, na may apat na ulo at may apat na pakpak. At yung pang-apat is, hindi niya ma-describe. Di ba? Isang nakakatakot na halimaw. So, yun yung ginamit na symbol ng Panginoon para ipaliwanag kay Daniel kung ano yung mangyayari in the future. Ngayon, napag-aralan na natin dati ito na actually, yung ibinigay na message sa Daniel chapter 2, pareho lang yung message na ibinigay sa Daniel chapter 7 at pareho lang doon sa binigay doon sa chapter 8. Ang naiiba lang, nagkakaroon lang ng mas maraming information para doon sa bandang huli. Diba? Actually, pag pumunta ka sa Daniel chapter 8, hindi na binabanggit yung Babylon. Kasi, lumipas na yung ano, yung Babylon. Nasa Persia na sila. Okay? Pero yung principle na napag-aralan natin kanina, pareho lang. Symbols, ibinibigay. Pero yung Bible mismo ang mag-i-interpret sa symbols na yun. So, huwag nyo lang hanapin, ano bang country ngayon na gumagamit ng lion? Hindi ganun, di ba? Kasi yung Bible ang magsasabi sa'yo kung ano yung ibig sabihin ng symbol na yun. So, natapos na yung tatlong kaharian. No, nasa pang-apat na tayong kaharian. At sinabi dito, yung ulo, susundan daw ng silver, yung silver susundan ng bronze, yung bronze susundan ng bakal. Eh ano yung sumunod doon sa bakal? Diba? Ano yung nangyari doon sa pang-apat na kaharian? Ang nakalagay sa Daniel 7:23, ganito ang kanyang sinabi, ang ika-apat na halimaw ay magiging ika-apat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin nito ang buong lupa, yuyurakan ito at pagluluray-luray. So matindi itong pang-apat na ito. Verse 24, tungkol sa 10 sungay, mula sa kaharian ito ay babangon ng 10 hari, at may isa pang babangong kasunod nila, siya ay magiging kaiba kaysa sa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. So medyo malalim yung symbol niya, di ba? Kasi mayroong hayop na mayroong 10 sungay. Tapos mayroon pang 11 yung sungay pero nabunot yung 3. So napag-aralan na natin dati ito kung ano itong mga sungay na to. Kaya natin tinitingnan ito
Kasi gusto nating malaman ano yung nangyari doon sa pang-apat na kingdom. Kasi after nung pang-apat na kingdom, walang kaharian na sumunod. Walang kaharian na sumakop sa Rome. Diba? Kahit tignan natin yung ano natin, yung world history natin. Yung Rome, walang ibang kaharian na sumakop sa kanya. So ano yung nangyari sa Rome? So as predicted, only three world powers followed Babylon. Media Persia, Greece, Rome. Rome was never succeeded. But from 351 to 476 AD, yung bandang huling taon na buo yung Rome, it was divided up into the following divisions by warring factions within. Ibig sabihin, yung mismong kaharian, yung empire ng Rome, nahati siya sa loob. So, ito yung tinatawag nating nahati siya sa mga barbarian kingdoms, barbarian tribes. At alam niyo na yung pangalan nito mga tribes na to. Kasi sila ngayon yung iba-ibang bansa sa Europe. So, alam natin na yung Anglo-Saxons. Try natin kung magagawa natin. Pag sinabi kong Anglo-Saxons, anong country sa Europe yung naiisip niyo? United Kingdom. United Kingdom. Oh, meron pala tayong taga-Europe dito. So, mukhang, ano, mukhang hindi labas yung, patas yung laban. Pag sinabi natin Franks. France. France, okay. Pag sinabi natin Suevi. Sweden. Sweden. Ah, yung Suevi is, ano siya, ang Suevi is Portugal, di ba? Katunog niya lang yung Sweden. Kasi yung Sweden, Portugal, is, yung Sweden is Scandinavian country siya, di ba? So, hindi siya kasama dito. Ito yung mga country sa Western Europe. Ay yung Visigoths. Iwan ko. Hungary ata yan, iwan ko. Tanungin natin si ano, si Google. Hindi nakatulong si Google. A Germanic tribe. So yung Visigoths, sila yung nasa Spain. Ay yung Alamanni. Germany. Oh, Germany yan. Alamanni yan. Ay yung Lombards. Italy. Okay. So merong tatlo na wala na sa mapa ngayon. Yung Ostrogoths, Heruli, saka Vandals. Pero narinig niyo na yan, di ba? So, kaya may word tayong vandalism ngayon. Kasi hango yan dito sa tribe na to. Kasi siguro ang ginagawa nila pag meron silang sinasakop na lugar, dinudumihan nila, binababoy nila, sinisira nila. Diba? So, sila silang vandals. So, yun yung nangyari sa Empire ng Rome. Walang sumakop sa kanila. Parang nag-implode sila galing sa loob. Nahati. So, yan yung makikita natin mga bansa sa Rome. At ang sabi kanina doon sa statue, magkahalong luad saka magkahalong bakal kasi merong malakas, merong mahina. So, yan yung makikita natin sa Europe na yan. So, at this point, siguro na nakikita nyo na kung ano yung time period na ipinakita kay Daniel, di ba? Simula nung kaharian nung Babylon, mula sa ulo, nakarating hanggang dito sa paa, dun sa mga daliri ng paa, pero dun ba natapos yung pangitain? Hindi natapos dun sa paa, di ba? Kasi ano nangyari? Merong dumating na bato, di ba? Yung bato tumama dun sa paa. At alam natin na yung bato na yan ay ang Panginoong Hesus na darating.
Okay? Pero ito muna pag-usapan natin. So yung breakup ng Rome, paano siya dinescribe dito sa Daniel chapter 2? Ito yung nakasulat sa verse 41. Kung paanong inyong nakita ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayo at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin ito yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa luwad. Kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. So, simula pa nung 400-500 AD hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga country sa Europe, pinipilit ng mga tao na pag-isahin. So si Napoleon, tinray. Si Hitler, tinray, di ba? Hindi sila nagtagumpay. At ngayon, tinatry pa rin ng tao sa paggawa ng European Union. Di ba? Merong European Union. Pero anong nangyayari sa European Union? Ang UK, pumalas. At nung kumalas ang UK, actually, yung Spain, gustong sumunod. Nagkaroon sila ng referendum. Medyo nakatakas na sila ng konti. Okay? Pero dito makikita natin, yung sinabi sa Bible, pag sinabi sa Bible na susubukan nilang magka-isa-isa, maging isa ulit. Pero hindi mangyayari yan. So ito, alam natin na kahit anong gawin ng mga tao na pag-isahin yung bansa, yung mga bansa sa Europe, hindi sila magiging isang kaharian uli. At yan ay nakasulat sa Bible. So, walang magagawa ang tao dyan. So, hindi na tayo dapat mabibigla pag may lalabas na balita sa ano, sa news, di ba? Na itong yung Brexit. Ang daming tao nagulat sa Brexit. Eh. Pag sinabi kong Brexit, alam niyo ibig sabihin ng Brexit? Yung Britain nag-exit sa European Union. Ibig sabihin nila, ayaw na namin, hindi na kami kasama dyan sa EU, sa European Union. Marami ang nagulat nun. Pero ang pinapakita lang nito na ang Diyos pa rin na may control ng lahat. Okay? So, sa panahon nitong divided Europe, eh sa ngayon ba, panahon ba natin ito? Divided ang Europe. Panahon natin ito ngayon, di ba? So what will happen in the days of divided Europe? Verse 44, at sa mga araw ng mga haring iyon ng Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito ay iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ng lahat ng mga kaharian iyon at ito'y mananatili magpakailanman. So, yung unang prophecy na binigay kay Daniel, ano yung simula ng panahon na ibinigay sa kanya? Ng vision? Yung statue. Oh, anong panahon yun? Yung simula? Kaharian ng ano? Babylon. Kaharian ng Babylon. So, saan natapos? Anong panahon matatapos yung pangitay na yun? Rome. So, hindi lang siya sa Rome natapos, di ba? Kasi nakita hanggang dumating yung bato. Di ba? Ito. Verse 44. Dito natapos yung vision. Yung prophecy. So, ang sinasabi doon sa prophecy, at ito mahalaga, kailangan natin makuha ito. Kasi pag hindi natin nakuha ito, hindi natin makukuha yung prophecy sa mga susunod na chapter ng Daniel sa kanyang Revelation. Yung binigay na vision kay Daniel, nagsimula sa Babylon, pumunta sa Media Persia, sa Greece, sa Rome,
at ipinakita kung ano yung nangyari sa kaharian ng Rome. Naging iba-ibang bansa siya sa Europe. Hanggang dumating sa panahon natin ngayon, yun yung kalagayan ng mga bansa sa Europe. At ang susunod na mangyayari doon, yung bato, si Jesus, yung second coming, mangyayari. So, nangyari na yung paa, yung mga daliri, yung hiwa-hiwalay ng mga daliri, nangyari na yun, at nangyayari na yun. So, ano na lang yung susunod na pangyayari na iniintay natin? Yung bato magiging mountain. So, yung bato magiging mountain, di ba? Nakita na ba natin yun? Na yung bato magiging mountain? Hindi pa. Hindi pa. Pero, depende kung sino tatanungin mo. May narinig akong paliwanag dito. At hindi ako makapaniwala nung narinig ko yun. Na merong isang church dito sa mundo, di ba? Ang paliwanag nila dito, yung bato na yun, ay sila yung church na yun. Na naging malaking kaharian sa buong mundo. Nakuha niya yun. So, doon nabuksan yung isip ko na kahit pala ganun kaliwanag yung paliwanag dito sa Bible, ang tao pwede siyang mag-come up ng ibang interpretation. Kaya, kinakailangan talaga pag-aralan natin mabuti ito para hindi tayo ma-deceive. Kasi pag yung interpretation niya dito sa bato is isang simbahan ngayon na nagahari sa buong mundo, e paano mo pa ipapaliwanag yung Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, Daniel chapter 9, Revelation chapter 13, 14? Hindi mo siya maipapaliwanag. Pwede mo lang siyang ganun ipaliwanag kung sasabihin mo, walang connection yung Daniel chapter 2 sa Daniel chapter 7. Okay, so sa ngayon, ang lesson natin is simula pa lang ng prophecy. Diba? Kaya ang title niya is Getting Started with Prophecy. So hindi pa tayo pupunta dun sa mga detalye ng prophecy. So dun lang tayo sa principles ngayon. So merong kayong gustong itanong bago tayo mag-quiz? Tinatanong ng misis, sino ba yung nagsabi na sila daw yung bato? Okay, so ipapadala ko yung ano, yung link dun sa quiz natin. Nakuha niya? So, madali lang siya. Kaya, in-expect ko, baka mga 5 minutes matapos na kay Lita. Sabihin niyo na kung hindi niyo ma-access yung ano, no? Yung interest.